Welcome back mga katropa. So, today ay mag-iimpake na tayo ng ating naigang balat o dried sea cucumbers. So, siguro mga 3 hanggang 4 na buwan nating inipon ang mga balat na to. Bali ngayong hapon ay pag-iiba-ibahin na natin tong mga balat depende sa kanilang mga klase. Ayan. Around 25 to 30 kilos itong ating ma-deliver na balat. Kasama na yung mga hanginan na nakabilad pa sa araw. So, unahin muna natin itong mga low class na balat. So, pag-iiba-ibahin lang natin yung mga kiskisan at saka mga tagukan. Bali yung kita natin dito sa mga tagukan ay tama lang sa ating pamasahe dahil nasa 800 to 1,200 pesos lang yung kada kilo nito depende sa size. Bali dito tayo kikita sa mga kiskisan at sa mga hanginan. Dahil maganda yung quality ng pagkakaluto natin dito. At saka guys, kung bago ka pa lang sa channel na to, mag-subscribe ka na kung gusto mong matuto sa pagluto ng mga balat. Ituturo ko rin sa iyo yung mga technique kung paano ma-achieve yung perfect quality ng dried sea cucumbers. So, as of now, hindi ko muna ipapakita yung resibo kung magkano ba talaga yung kilo ng mga balat. Depende sa kanilang klase at quality. Dahil hindi pa naman ako monetize sa channel kong to. Baka di pa ako sumasahod sa channel kong to. Dumami na yung kakompetensya namin sa negosyong to. So, hintay lang kayo guys na ma-monetize ang channel kong to. At saka pa-promise ko sa inyo na i-re-reveal ko lahat ng mga sikreto meron ang negosyong to. So, ayan. Tingnan nyo mabuti kung paano pinapackaging yung mga balat. So, tips ko lang nga pala sa inyo. Kung po pwede, gumamit kayo ng maliit na lalagyan para hindi malaki yung babayaran nyo sa bagahe. Kasi mas malaki yung babayaran nyo kung ilalagay nyo siya sa malaking lalagyan. So kami, siksik talaga pag nag-i-impake nito para hindi siya umaalog-alog pag nasa sasakyan na. Ayan, eto na yung mga hanginan. Nasa 5 hanggang 6 na kilo lang yata ito. So, dito na natin siya ilagay sa unahan. Sa may ibabaw. Para madali lang yung pag-sizing pagdating doon sa ating pinagdidiligiran nito. At kailangan na naman nating isa-isahin yung paglalagay sa lalagyan para makakasya. Tiyaga na naman tayo sa pagsasalansan ng mga balat na to. So, medyo nakakabagot yung part na to. Kaya, bibilisanan natin. Ayan,
ready to tape na yung ating bagahe. So tanggalin lang natin yung mga lumang tape para dumikit talaga ng mabuti yung bagong tape na ilalagay natin. So paalala lang nga pala, dapat damihan natin yung paglalagay ng tape sa may tahit niya para in case na umulan, hindi mabasa yung laman. Break ka din? Ano na? Pangutod. Gunting. Sipol. Ano man ang gamit? Ata. Kaya mo ba siya yung client mo? Saka akong inis. So ayan mga katropa, para sigurado tayong hindi talaga mababasa yung mga balat ay inilagay pa natin sa plastic chest para sigurado talaga, para hindi malugi yung biyahe natin. Ayan, talagyan natin ng tali para madali siyang bitbitin. So ready to deliver na to bukas. At paalala nga pala mga katropa, pag na-i-package niyo na yung inyong mga balat, kailangan na nga pala siyang i-deliver kasi nagmo-moist yung ilalim nito pag natagalan. So tinimbang ni Joel yung balat gamit ang kanyang kamay at sabi niya mga 30 kilos daw to. Pero mga 40 key to 50 key lang yung kikitain nito dahil mas marami yung low class na balat.